Good morning guys! Magandang umaga sa inyong lahat. Ang oras natin ngayon ay 11 ng umaga at nang madali akong mag-video kasi nga brown out pa, tahimik ang kapaligiran natin. Sasakyan lang yung ating marinig kasi walang gumagawa dyan sa kabilang kalsada kasi may napapagawa ng bahay, so maingay talaga. Ang topic natin ngayon guys ay about sa kung lumago ba ang tindahan ni Ining after 7 months. Kasi dapat nung 6 months ko ito binidyo, kaya lang na late na kasi busy tayo. Kaya ngayon ko lang nabigyan ng oras na mag-video about dito kasi gusto kong ma-inspired kayo sa aking i-video ngayon. Kasi nag-open ako ng aking store February, tapos nilipat ko ang aking tindahan dito sa aming terrace March 25. So doon ako nag-umpisa mag-count na magbilang ako ng 6 months para makita ko kung ito ay lumago o hindi, dahil hinigpitan ko na talaga ang paghawak ng aking tindahan kasi nga na nadala na tayo na sa mga previous natin ng mga tindahan ay nalulugi tayo. So ngayon talagang higpit na ako na kailangan ko talagang hawakan na mabuti ang aking tindahan para ito ay lumago. So ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung ito ba ay lumago o nalugi ang aking tindahan after 7 months. At ito na guys ang laman ng aking tindahan ngayong 7 months na. At mag-umpisa tayo guys dito sa aking kabilang tindahan, yung dating walang laman na tindahan ko. Yung kadugtong, ito na yung mga laman-laman niya. Ayan na guys. Ang laman na aking kadugtong ng aking tindahan. So, ibig sabihin, nadagdagan ang ating mga paninda. Ayan, guys. Ito tayo sa aking mga stocks na mga sabon. Dito ko siya sinabit. Ayan. Ako sa labas ng video kasi kung doon sa loob against the light tayo. Yan yung laman ngayon guys ng aking dating tindahan kadugtong. So ibig sabihin umangat na tayo kasi may laman na dito. Dati kasi walang laman dito. Wala yan. At dito tayo sa aking tindahan na sa terrace namin. Ito na yan guys yung ating mga paninda na masasabi ko na medyo umangat na ang ating tindahan kahit paano. At yan ang aking mga nakasabit na mga sagu-sagu. At dito tayo guys sa aking mga suka. Dati pag namimili ako niyan, yan ay tig-anim-anim lang. Pero ngayon, nakapabili na tayo ng marami na nai-stock natin. At yan sa mga chicherya. Puno na ang ating chicherya section. At dito sa taas, dati yan, mga kung ano-ano lang ang mga chicherya dito. Pero ngayon, nilagyan ko na rin ng iba kasi hindi na siya kasya doon sa itaas na pinaglalagyan ko. At dito na tayo sa ating mga noodles. Ayan guys, yung ating mga noodles. At meron pa akong stocks dito, yan sa box. Ito ay puno pa rin yung noodles. May mga noodles pa din yan sa loob. Ay, hindi ko pa nailagay dyan kasi nga puno na. So, dyan ko nakikita na medyo lumago na ang aking tindahan. Kasi napupuno na yung ating mga estante. Ayan. Marami tayo mga stocks na mga gatas. Dati yan wala. Kasi nga, di ba mahal ang puhunan yan. Kada dito sa mga kape-kape natin, puno na ang ating mga sabitan. Diba, may lumagdaga tayo ng mga sabitan natin. Ayan. Hanggang dyan. Sa ating itlog, nakakabili na tayo ng mga 3. Kaya nga masaya ako kasi kumbaga hindi ka na napapagod na bili ka ng bili. Kasi nga nakaka-stock ka na. Yan sa mga sabon ko. Ayan, marami na akong barita na nabibili. Yan sa mga sunblock natin. Puno yung ating lalagyan. At yan lang guys din ang aking update sa inyo about sa aking tindahan. Na medyo lumago na siya ng kaunti.
At yun na guys, nakita ninyo ang laman ng aking tindahan. Hindi ko yan ipinagyayabang. Ginawa ko lang ang video na ito para sa mga baguhan. Gusto kong ma-inspire kayo sa mga nagbabalak palang magtinda or yung mga may tindahan na gusto kong ma-inspire kayo sa aking ginawang video ngayon. So, ibig sabihin, dahil puno na ang ating tindahan ngayon, ay lumago na. Dahil nag-umpisa ako 16K. So, kung isipin ninyo, ang 16K ngayon, nung namili ako, nung unang pamili ko sa 16K, ay apat na box lang na malalaki. So, ano lang ba talaga ang laman niyan? Wala akong sigarilyo niyan, wala akong alak. So, hanggang ngayon, wala din akong sigarilyo at walang alak. Pero, ang sa kabilang pwesto na yan, walang laman yan noong nilipat ko dito ang aming paninda. Nung nayari itong terrace na ito, nilipat ko dito yung aming paninda. Walang naiwan na laman yan dyan. Pero ito nga, hindi pa rin napuno sa 16K na yon. So ngayon, nakikita naman ninyo na may laman na yung kabilang pwesto ng aking tindahan. So yun ang pinagpasalamat ko sa ating Panginoon na tinulungan talaga niya ako kung paano ko hahawakan ang aking negosyo ngayon na nakikita mo naman na umaangat siya ng kaunti. Paunti-unti lang kasi hindi naman natin yan mabigla ang paglago ng ating tindahan. Siyempre wala tayong dinadagdag na pera. Yung tubo lang ang ating pinaikot-ikot hanggang ngayon. So ngayon guys, nakabili na ako ng malaking container ng mantika. Nakabili na ako ng isang sako ng mga bihon. Kasi mabili yan dito sa akin. Yung mga pasta, nakakabili na tayo ng tig isang bag. Kasi pag ganyan yung binili natin, medyo malaki na tayo. May bumili lang guys. At nakakabili na tayo ng dasin-dasin na mga tilata. Dati kasi pag nung bago pa lang, anim-anim lang, yan lang yung nabibili ko. Tapos sa mga chichirya natin, hindi pa ako nakakabili ng tig isang pack. Kaya ng mga malalaki, yung mga super crunch, hindi pa ako nakakabili niya ng isang pack. Anim-anim lang. Tapos, sa mga sabon ko, wala pa akong stocks. Pero ngayon, di ba nakita nyo naman na marami na tayo kahit sa bareta. Dati, tigi-isa lang. Pag namili ako, tigi-isang klase lang bawat brand ng sabon. Para mayroon lang ako, makompleto ko lang yung aking paninda. Tapos, sa kabila naman, nakakabili na tayo ng mga candies na kumbaga, mayroon pa tayong stock na kukunin pag naubos, hindi yung pag naubos saka pa ako namimili sa aking mga condiments. Marami na akong stocks niyan. Dati sa mga suka na yan, tig-anim-anim lang ako pag namili ako nung bago pa ako. Pero ngayon okay na kasi kakabili na tayo ng kahit half case, yung mga ganyan, yung mga sa itlog ko. Dati kalahating tray o isang tray lang, masaya na ako pag nakabili ako ng isang tray. Pero ngayon makakabili na ako ng mga tatlo, apat, mga ganyan na ngayon. Kaya sasabihin ko sa inyo na lumago na talaga ang aking tindahan kahit paano. Ang ginawa ko guys, hindi ko binabawasan yung puhunan ng aking tindahan. Pag kumukuha kami dito, binabayaran namin. Oo, binabayaran talaga. Para yung tubo niya, yun ang ipinaikot-ikot ko, pinamimili ko, at nagsisipag talaga akong mamili kahit minsan na konti lang, may mga 1,000 lang ako. At walang ano dito, walang ahinti na dumaan. Pumupunta ako sa kabilang barangay na may nagpapa-wholesale dyan na grocery. Namimili talaga ako kahit paano. At masaya tayo dahil dinadaanan na tayo ng ahinti ngayon. At makakales tayo sa presyo. Makakatugo tayo ng medyo malaki. Kung susundin natin yung presyo ng mga kapitbahay natin na tindahan na sa bayan sila namimili, mas malaki ang ating tubo dahil na direct tayo sa ahinti. At yun na ang aking i-share sa inyo ngayon guys, na masaya tayo kasi medyo lumago na ang ating tindahan. At ang technique dyan, huwag natin pakialaman ang puhunan ng ating tindahan. Kailangan pag kumuha tayo, ibabalik natin para mayroon tayong ipamili uli. At sa ngayon, medyo iwas-iwas ako sa utang kasi pag utang, siyempre naka-stock yung pera mo doon. So hindi mo mapaikot. Kasi sa isang linggo, halimbawa, meron kasi umuutang dito na 15 katapusan, 15 katapusan. So, biruin mo yung 15 days na nakastock lang yung pera mo doon na hindi mo mapapaikot. Diba? Malaking bagay din yun. Kasi kahit 500, dito kasi sa akin, may dumadaan ng mga paninda. So, kahit na 500 ako, namimili ako gaya ng mga kanton, yan yung itlog,
yung mga chichirya na mga yung tawag dito, yung mga chicharon, yung mga pap- may dumadaan yan dito. So pag may pera ka, siyempre makabili ka kahit 400, 300, malaking bagay na din yun. Kaya iwas-iwas ako sa utang ngayon, guys. Nag-ano talaga ako sa utang. Minsan makakarinig ka sa labas na medyo masama loob nila kasi hindi ako halos napapautang. Pero siyempre katulad ko yun na pinapalago ko pa yung aking tindahan. So yun lang, guys, ang aking isi-share sa inyo. Medyo lumago na ang ating tindahan after 7 months. At sa pag-isang taon namin, pag nag-isang taon na itong aking tindahan, isi-share ko ulit sa inyo kung ano na rin ang status niya, kung madagdagan pa ba ang ating mga estante. After 1 year, guys, at yun ay sa March pa. So March ko pa isi-share sa inyo kung lumago ang ating tindahan. At sana naka-inspired ako sa inyo na kailangan higpitan natin ang paghawak ng pera, ng puhunan ng ating tindahan. Huwag tayong pabaya. Kailangan nating tignan palagi ang status ng ating tindahan. At kung may pera pa, kailangan magdagdag tayo hanggang sa lumaki yung ating puhunan. Kasi pag lumaki na ating puhunan, lahat ng tinda, mayroon tayo. Malaki din ang kita natin. Yun lang ang aking maipapayo din sa mga baguhan pa na nagtitinda. Kasi napagdaanan ko na lahat yan, guys. Lahat ng lugi, nadaanan ko na kung paano malugi, kung paano ma-wash out lahat ang mga paninda na nawala. Masakit sa kalooban na mawalan ka ng tindahan. Dahil kung yun ang iyong passion sa buhay na nagninegosyo ka, pag nawala ang iyong tindahan, iba ang iyong pakiramdam. Parang nawala lahat. At yun lang, guys, sana na-inspire ko kayo sa aking share ngayong araw. Sa mga bago pa lang sa aking channel, tindahan ni Ine. Ni-invite ko kayong mag-subscribe, mag-like at mag-share sa aking mga video. At makiklik na rin ng notification bell para updated kayo, guys, sa mga susunod ko pang mga videos. At hanggang dito na lang. God bless sa ating lahat. At sana marami tayong benta sa araw-araw. Bye-bye, guys.